na recipe. Tayo ay gagawa ng homemade skinless sweet chicken longganisa. So, pwede ito pang ulam, pwede rin pang negosyo. At dahil wala akong gilingan, so pwede tayo gumamit ng blender. At dito natin i-blender yung ating chicken. So, wag lang natin damihan paglagay para maganda ang kanyang pagka-blender or pinong-pino ang ating chicken. So, paggamit pala tayo ng chicken breast. So, syempre ang first natin na gagawin, igiling muna lahat natin yung ating chicken. And then after that, igigiling din natin yung ating bawang. And then paghalo-haloin lang siya sa isang lalagyanan. And then ikukumbine natin lahat ng ating mga ingredients. Iilan lang naman ang ating mga ingredients. Dahil ito ay sweet longganisa. So, syempre meron tayong sugar. At dahil ako ay walang brown sugar, gagamit ako ng white sugar. Pero kung kayo ay merong brown sugar, so mas maigi kung yun ang inyong gagamitin. And then meron tayong ground sweet paprika, meron tayong ground black pepper, at meron tayong asin. So paghalo-haloin lang natin ang lahat ng yan sa ating blender na chicken. At pag nahalo na yan sila lahat, so ibabalot na natin siya. So dahil ito ay isang skinless, gagamit tayo ng cling wrap. So, ang pagbabalot nito para ang ating longganisa ay siksik ang kanyang laman is kailangan nahihigpitan natin ang kanyang pag ibabalot na natin, so hihigpitan natin at yung sa kanyang gilid para nga ilalak natin, hihigpitan din natin yung pagbuhol doon. So, ganun lang kasimple ang pagbabalot nito. And then after natin ito mabalot is ilalagay lang natin sa isang plastic na baunan. And then ilalagay muna natin sa freezer kasi habang namamarinate ang ating longganisa is lalo siyang masarap. So mga after 3 days, ganyan pwede na natin siya lutuan. So mas masarap yan siya pag gano'n na namamarinate na. Pwede din na tayo gumawa ng pork longganisa or ground beef longganisa. So, kung ayaw nyo ng sweet longganisa, so i-adjust lang natin or tatanggalin lang natin sa ingredients ang ating sugar. And then, kung gusto nyo naman ng garlic longganisa, so dadamihan nyo ang paglalagay ng garlic para umano talaga yung lasang garlic. So, ito na yung ating pangbalot, guys. So, mag-start na tayo ngayon magbabalot. At ipapakita ko sa inyo yung paraan kung paano mo siya balutin para maging siksik yung ating longganisa. Thank you.